Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa inyong lahat. At akong pong nagbabalik na si Christian J. Azucena, isang 17 years old na crypto trader and stock market trader. So gumagawa ko ng mga tutorials patungkol sa investing and trading. Kung bago ka lamang sa channel ko, kung gusto mo yung mga content natin, isubscribe mo na para yung channel natin para mas makatulong pa tayo sa mga ibang traders and lumaki pa yung community natin. Pindutin mo na rin yung inyong bell button para nang sa ganyan lagi kayong updated sa ating mga videos, tutorials, and analysis. So sa ngayon, bumuo pala ako ng mga trading groups for beginners sa Facebook Messenger. So kung interested kayo, libre lang yun. I-comment nyo lang yung inyong Facebook name at para ma-add ko kayo doon sa trading group chat natin. And sa ngayon, simulan na natin ang analysis dito sa bet or bet chain, no? At sikat na sikat rin to sa buong crypto market kasi nga yung bumaba siyang ganyan, umangat ulit. So nagkaroon siya ng parabolic move and short term uptrend move. So sa ngayon, makikita natin na lahat ng altcoins, no, katulad nito, bet chain, bumaba din siya. Pero ang maganda sa ngayon, sinalo pa rin ng mga buyers. So sa mga nakaraang video ko and sa mga ibang video ko ngayon, makikita natin yung analysis natin na kahit bumaba siyang ganyan, malakas ang selling pressure, may mga superhero pa rin ng mga karamihan na traders na sumalo or bumili dito sa price area na to. And ma-interpret kasi natin yon na kapag bumaba siya ng ganyan, tapos binawet, tumaas ulit, ibig sabihin, kahit ganyan, malakas pa rin ang buying pressure dito. Marami pa rin willing bumili, no? Marami pa rin bumili, kaya tumaas. So sa ngayon, makikita natin na sana hindi na ulit bumaba dito sa price action na to or sa price level. So ayan, tignan natin. So sana nga itong price level na to is mag-remain siya dito. So ayan, makikita natin na sana kulungin na yung price muna sa ngayon. Ayun kasi yung habol natin sa trading, no. Na sana man lang kahit hindi siya umangat, 'di ba? Hangga't di siya umangat ng ganon na sabihin natin na pataas ulit na ganyan, 'di ba? Kahit sabihin natin hindi siya umangat muna na ganyan, ang mahalaga dito sa mga cryptos na to and sa chart pattern na hinanap natin is wag naman siya muna, wag nang bumaba. Kahit hindi pa siya umangat ng sobrang taas, basta wag muna siyang bumaba dito. Kasi mas mahirap 'yun eh. 'Di ba? Mas okay ng break even ka muna dito sa mga price levels na 'to kaysa naman lugi ka agad kung bumaba siya dito. So, 'yun nga 'yung nakikita nating signal ngayon, which is September 9 daily time frame na sana wag na muna siyang bumaba dito and kulungin niya muna 'yung price between $0.11 up to $0.14. So ang dapat mag-range siya ng $0.11 to $0.14. Kasi kung bababa pa siya dito, 'di ba? Kung sasabihin natin bababa pa siya dito, so baka magtuloy-tuloy pa baba. So ayun yung consequences naman kung magbe-breakdown siya dito sa support natin. So sa isang malaking range ng support. Ayan, kasi sakop niya pa yung mga weeks na yan eh. Kaya hindi siya umaangat kasi nga makikita nyo sa mga candlesticks na hesitant to bring the prices up pa rin ang mga buyers. Hesitant pa rin bumili ang mga buyers kahit ganyan. So although maraming bumili dito, pero makikita nyo pa rin eh na nananaig pa rin. Nananaig pa rin ang mga sellers dahil bumababa pa rin. Ayan. Nagpaparamdam ng pagbaba ng presyo through candlestick pattern. So nakikita natin yung mga red, so patuloy pa rin na red. So kailangan yan, okay lang mag red pero bawiin naman sana ng bullish candlesticks or ng green candlestick, so pataas dito. So kahit ganyan lang yung makita natin munang signal or pattern, ano, para naman syempre, di ba? So sana ganyan man lang, 'di ba? Umangat siya diyan. Kasi kung bababa siyang ganyan,
So, sorry guys, medyo magulo. So, kung bababa kasi siyang ganyan, eh kung bababa siyang ganyan, ang inaasahan natin, breakdown talaga. So, pababa na siya. Pero kapag kapataas na ganyan, nag-remain doon sa range, good pattern pa rin. And good to buy. So, burahin na natin yan. So, yan. Kung makikita nyo, dyan lang talaga muna siya magre-range. And between dito sa baba, 0.11 to 0.14. And ang inaasahan natin price movements dyan, no? Sa, punta na tayo sa 1 hour time frame. But before that, ang pinaka-conclusion ko nga, yun. Sana lang mag-range siya dito. Yan. Kasi makikita naman natin kung iba-backtest natin. Ang ibig sabihin ng backtest, guys, kung titignan nyo yung mga nakaraang pangyayari sa past, no? Kung titignan natin yon, bumaba siya, tapos umangat naman ulit. So, ayun yung mga inaasahan natin. And hindi lang isang beses nangyari yon. So, mas madaming beses na nangyayari in the past, mas malakas yung probability, no? Mas mataas yung probability na mauulit-ulit. Kasi ayun yung point ng technical analysis, no? Yung mga history repeat itself, parang ganon. So, yung nag-touch yung price dito, sa 0.11, tumaas. Diba? Hindi man siya umabot ng 0.14, pero ang point doon is, tumaas pa rin. May demand or may mga buyers talaga dito na nag-order. So, another one guys ha. So, unang beses na to, nung nag-touch na dito, umangat. Okay, pangalawang beses. So, dito muna. Nung nag-touch siya dito, itong candle na to, itong red ha guys ha, itong red, nung nag-touch siya dito, umangat pa rin. Diba? Umangat. So, for the third time, nung nag-touch siya dito, umangat pa rin. So, ibig sabihin, ma-interpret talaga natin na malakas ang buying pressure dito. So, ito nga lang, nag-overshoot kasi nga, mas malakas ang sellers kaysa sa mga buyers. Kaya, kumbaga, natalo ng mga sellers yung mga traders, kaya bumaba ng ganyang kababa. So, lumampas na sa ating support. So, kasi ito yung binabantayan natin. Kaso nga lang, ito lumampas. And ang maganda nga lang, ang good news is tumaas pa rin siya. Andyan na siya ngayon sa price level ulit. And ito, for the fourth time, di ba? Fourth time and fifth time, ganun pa rin yung signal na nangyari. Which is, every time na tumatama dito sa support, ibig sabihin ng support guys, isa siyang price area na kung saan doon na ulit maraming bumibili na kung saan hindi na bumababa yung price. So, marami pa rin nalilito sa support and resistance, guys, sa mga trading groups ko. And ang simpleng paliwanag lang doon, tatanungin ko kayo, bumaba pa ba siya dito sa price levels ng, tignan nyo yung sa gilid, guys, yung 11.362. So, bumaba pa ba siya? So, at this time, so, di ba, hindi na bumababa. So, ipapakita natin guys ha, para clear lang. So, hindi na siya bumababa dito guys, di ba? So, yung price action niya lang, nandito naglalaro. Ayan, nandiyan. So, ibig sabihin, makikita natin yung support kapag hindi na bumababa doon sa mga price area na yon. Katulad nito, hindi na bumababa dito. So, ayun yung support. And dito, inaasahan natin na sana nga mag-support pa rin siya kahit malakas yung selling pressure. It is between the buyers and the sellers lang kasi the supply and demand. Ano ba yung nananaig sa market sentiment ngayon? Yung mga sellers or yung mga buyers? So, at this time, nung araw ng September 7, nung sumabay sa buhos ng BTC ito, ng Bitcoin, so, ang nanaig dyan at that time is yung mga sellers. Kasi nga, panic selling, no? Bad news. Kasama na yun lahat sa factors kung bakit siya bumababa ng ganyan. And eto, makikita natin, ang nanaig dito, no? Ang nanaig naman dito at this particular time yung August 32, yung August 31, September 1, September 2, and yan September 3, September 4, September 5. So ilang consecutive days 'yon na kung saan pataas talaga siya. So from the support na ihatid niya or napataas niya into resistance. Kaya 'yun ang sinasabi ko na buy on support, sell on resistance, na kung saan doon talaga tayo makita ng reaction pag nandito na. Ayan, pag nandiyan na. Kaya ang gagawin na lang natin
intayin natin sa daily time frame na mag-touch siya ulit sa 0.11600 something na dollars. So ito makikita naman natin sa 1 hour perspective. So guys, para sa mga traders diyan, para sa inyo ito, para sa mga day traders. And ito, medyo nakikita natin na good signal. So makikita natin na hindi tayo bias dito sa mga analysis natin, dahil tinatry ko pa rin balansehin ang mga bagay-bagay at mga iba-ibang factors kung tataas ba o bababa. So kasi hati ang emotion ng traders pagdating diyan. So makikita natin dito sa 1 hour time frame na from the support, nakaahon siya eh, and it is definitely a good signal. No? Ayan, no. So yun, nandito siya kasi ang lakas ng selling pressure, makikita mo bumaba pa, parang pre-fall. No, yung nag-support siya dito, bumaba na naman ulit. And ang kagandahan niya, yung bumaba ulit sa range na to, dahil nandito nga yung support na tinitignan natin, is andyan yung mga buyers, nagsulputan na naman sa range na to. So every time na bababa sa range na to is may mga buyers. So the buyers bring the prices up. So sana nag-guess natin yung logic na yun. And ito, good to buy ba to? Good to buy pa to for 1 hour time frame? Ang sagot ko dyan is malapit na. So kaya malapit na is malapit na din kasi sa support. So doon tayo nagbabase sa support. Diba? And yung RSI medyo mataas pa kasi mataas pa rin yung price levels niya ngayon. Pag yan bumaba pa at napunta dito, no, sa mga price level na to, bababa na din yung RSI niya and good to buy na for a short term perspective, ibig sabihin 1 hour time frame. So good to buy kung pupunta siya dito sa support, kasi kung makikita nyo naman from the previous price movement, nung pumunta siya dito sa support, nung tumama siya sa support, umangat na. So ang inaasahan natin na pattern, pagka bumaba ulit siya dito, aangat ulit. So ganun kasi nagwe-work yung technical analysis from its perspective, no, na technical nga. Masyadong technical yung mga ina-analyze natin ngayon. Kaya yung iba hindi masyadong naiintindihan itong technical analysis. So sana guys, nakatulong yung analysis ko ngayon. And ang pinaka-final conclusion ko is, ayun eh, kumbaga malapit na sa support, mag-antay na lang tayo. No? Kasi, kumbaga sabi nga talaga, history repeat itself. Kung nag-touch siya dito, why not na hindi mag-touch dito kasi nga malakas ang selling pressure. So yun guys, sana nakatulong yung analysis ko. Abangan lang natin to. And napaka-interesting din nito kasi, kumbaga, selling pressure, andyan naman ulit yung mga buyers para pataasin. So sana guys, na-gets yung logic na yun. And disclaimer lang, hindi ako nang-hype, hindi ko sinabing bumili kayo ng coin na ito, hindi ko sinabing huwag kayong bumili. So sana guys, nag-gets yun talaga yung gusto kong iparating sa video na ito. And yun guys, for final words, sana i-subscribe niyo yung YouTube channel ko para mas lumaki pa yung community natin, para mas makatulong pa tayo sa ibang tao makapagbahagi ng learnings and insights analysis. So yun lamang guys, abangan natin yung galaw neto. Maraming salamat sa suporta and sa panonood. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Hindi ko man kayo ma-shoutout isa-isa, kumbaga alam ko yan, nasa puso ko kayo. Alam ko yung kung sino talaga yung mga sumusuporta. Alam ko yung mga patuloy na nanonood sa channel natin. And yun, gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo. And God bless guys, see you on my next video analysis and mga upcoming tutorials. Thank you and God bless us all.